Guys, sakay tayo ngayon kay manager, yan, si Boss Amo. Tayo ngayon narito sa kanyang hasyenda. Siguro mabilis-bilis lumayan. Ayan, lahat tayo dito, guys. So, hanap tayo na ikabubuhay. Narito tayo ngayon sa Ikangay Paraiso. Nakita niya lugar na to ay dito tayo, Ikangay. Makakasumpong ng kaginhawahan. Relax na, relax tayo dito, si boss. Kanya naman kami yan ay nakapachero. Anong model tao, kuya? 98 yata ito. Matagal ito. Grabe, ano? Hindi na performance ito na. Pangatagal na. Dekada na, guys. So, hindi pa rin pinagpapalit ni kuya sa... Ang ganda ng tubuhan, no? Sa inyo rin yan? Hindi, hindi. Hindi po malong meron ng business ngayon. Ay, bago mo yun. Ano ba? Ang ganda rin natubuhan dito palibasa sa kataasan, mataba ito ba? Pasyal-pasyal lang tayo habang walang paso. Oh, parang naging presidente yan na. Ang ganda ng place, guys. Si King, no? Si King Pretty, may driver. Ito sa kaya, lalo mga. Pasok tayo dito sa New Gun. Dwarf to na kaya? Wow. Ang problema nga, may hirap pala yan, dwarf. Bakit ha? Ay, hindi ka umabot sa bunga, ito mo. Sabagay, hindi nakakayatin na eh. Kaya pala yung ako ko yung nabili. Ayun nga lang pala problema. Ang sabi sa akin, dwarf. Di ba ako niya kusirangan yung lupa? Ako'y wala. Bakit ka ako? Hindi ko umabot ang bunga. Ay, sadya nga, hindi ha, ito mo. Ang problema nga niyan, mura, yung nang wala pang lama, binabanata na. Binabanata na, sabaw. Kasama yan dito sa isang... Napakaswerte na makakabili dito, ha? Ang dami na nakatanim. Yan, pero yun yan, nakalibrit tayo ng gala. Dito may creek, yan. Gusto yung maligo naman, tumipas ng lakal niya. Ay, wala namang tubig. Ay, wala tubig. Tapos, ang karir pala dyan, pagka tumipas ng lakal. Hindi ay pagkala na ulan. Tigil ka dyan. Ang tawag yung dry creek yata. Dry creek. So, pwede rin sa farm talaga ito na, sa figiri. Kasi may inilalagay naman sila dyan na kon eh. Kahit pa sabihin niya, tapon dyan yung para sa amoy. Oo, yun yung apply. Nasa airport nga. Figiri ang problema yun. Ang ganda talaga. Nung i-apply ko yung pangulo. So guys, tong part na to is sa San Pascual Bawang. So ito yung boundary ng binibenta. Yan ang mga puno ng nyug. Yan ang gandoon. Tapos yun din yung pinaka boundary niya. Mga puno na yan, yung nyug na yan. So yan, hagod dyan papunta rito. Tapos tong part naman na to ay mga 1,000 punong mahogan na nakatanim dyan. So 1.5 hectares yan. 1.5 hectares. Kita nyo naman napakaganda ng lugar. So mapuno, malamig. Tapos at the same time ay talagang medyo mountainous to. Medyo mataas ang area. Hindi naman siya mountainous. Patag din siya pero medyo mataas. O yan, boundary nito, are. Wow. Tapos ang pare. Ito ang kuha na ito. Apa letter L. Oo. Ibang titulo, are. Ibang titulo ala. Ah, ito yung ibang titulo, kalahati yan. Oo. 7,500. Oo. Yan, kabila na yan. 7,000. So, itong kabila naman na ito, halos sa 7,000 square meter din. So, pag tinotal natin ay 1.5 hectares yan. Ang ganda na yan, kuya na. May mga mangga na yan. Kailangan mo pa yung menu na yan. Balik na rin natin para makita niya. So yung part na yan, may mga nyuga na yan, may mga time na mangga. Tapos ang hangganan niya. Kuya, ilat yung kwan ito? Ilat yung pinaka creek? So creek na yung boundary niyan, yung gilid. So ito mga 1,000 pieces na mahogan na yung part na yan. Ay, maganda. So maganda yung lugar, ito yung mga mahogan eh. Nakita niyo yan, oh. Patag din naman yung baba na yan. So mga 1,000 pieces. So maganda, 1.5 hectares. Paunahan na lang, paunahan. So yan, ang ganda ng lugar, oh. So thank you, thank you.